Hi mga kapanpom, itutuloy ko na ang naputol kong movie recap sa pelikulang ito na Hostel Part 2, napuntahan na ni Beth ang spa na pinangarap nila ngunit wala dito ang mga kasama niyang sila Whitney at Lorna, dito na rin siya nagdududa sa mga nangyayar sa kanila. Hindi nila alam na nakidnap na si Lorna at makikitang nakalambitin ito at nakatali ang bibig sa hirap niyang sitwasyon, nakakaawa siya dito dahil nagtiwala siya sa lalaking akala niya ay gusto siya pero yun pala ay ibebenta siya sa magpapahirap sa kanya, grabe dinanas niya dito at hindi ko pwedeng maipakita ang mga masakit na eksena dahil na rin mabubura ito ni YouTube. Kung gusto niyo mapanood ng buo dapat matibay sikmura niyo at ibibigay ko sa inyo basta mag-comment kayo sa videong ito. Siya ang babaeng nakabili kay Lorna kaya siya din ang magpapahirap dito, basta kidiri itong part na ito, habang nasa spa sila Axel at Beth ay nakaidlip ito ngunit pagkagising niya ay tila nawala lahat ng taong naliligo sa spa na iyon, nakakutob siya ng masama at tila naghahanap siya ng labasan dito. Pansin niya na may sumusunod sa kanyang mga lalaki at tila hinahabol na siya ng mga ito, tumakas siya sa bakod at nakakita ng sasakyan, huminto ang driver na nakilala niya ngunit nabugbog ito dahil sa pangganslam nito sa kaligtasan niya kaya iniwan niya na lang si Beth doon, tumakbo siya sa kagubatan ngunit naabutan naman siya ng mga nakatagong grupo ng kabataan at doon siya pinagtulungan kayugan ng mga ito. Akala ni Beth doon na ang katapusan niya ngunit may nagpaputok ng baril at ito ay si Sasha na leader ng elite group na kumikidnap, kinuha siya ni Axel dito at dinala sa sasakyan, dahil sa pangyayaring iyon ay nagalit itong si Sasha sa kabataan at kumitil ng isa para sa kapalit ng ginawa nila, tinulak ng isa ang kasamahan nila at tila takot sila dito dahil nga leader ito kaya wala sila karapatan tumanggi sa gusto niyang mangyar. Nakarating na sila sa mansion nito at sinabing safe na si Beth sa lugar na iyon at naguguluhan pa siya dito sa mga nangyayar. Sa kulungan na ito tila marami ang kasama ni Whitney na nakidnap ng mga grupong ito. Kinuha nila si Whitney at dinala sa isang matandang babae kung saan kailangan daw niya make-upan upang maging maganda siya sa mga kliyenteng papahirapan siya, pinilit ni Whitney makatakas sa matanda sa pagkagat nito sa ilong nito at dito tumakbo siya palabas ng pintuan ngunit nakita ng mga guard na nanonood sa TV na walang kawala si Whitney kahit na anong gawin niya, lumapit ang mga guard dala-dala ang mababangges nilang asawa upang ibalik itong si Whitney. Kitang-kita ng TV kung sino ang mga tumatakas nilang biktima. Dito naman tayo kay Beth at Axel na tila inaayusan siya nito upang may puntahan silang warehouse. Sinubukan ni Beth magpahinga ngunit nakakutob na naman siya ng masama at tinignan niya ang bintana na tila yun na naman ang mga lalaking humahabol sa kanya, nakita niya si Sasha at Axel ang nagsumbong sa mga ito kaya agad niyang isinara ang pinto upang hindi sila makapasok, nakarating si Beth sa tagong kwarto at tila nagulat siya sa mga nakita niyang mga ulo na nakadisplay sa mga iyon at tila napakadami nito, saka siya dito nadakip ng mga kidnapper. Itong si Tyler at Stuart ay papunta na sa warehouse ng mga elite kung saan papahirapan na nila ang mga nabili nilang biktima, excited na sila dito at tila naghahanap na ng mga masasakit na bagay na talagang tatapos ng buhay ng mga binili nila, sinuot na nila ang mga damit at doon magtutungo na sila sa kanya-kanyang mga kwarto ng kanilang mga biktima. Pumasok na si Stuart sa torture chamber na yun kung saan andin na rin ang kanyang biktima, maraming gamit doon na pinagpipilian niya upang gamitin sa pagpapahirap, dito tinanggal niya ang tack glove at si Beth ang bumungad sa kanya na naging kaibigan niya sa prom noon, na konsyensya si Stuart at parang hindi niya nainisip na pahirapan pa ito, sinabi niya kay Beth na kaya niya nagawa ito dahil sa kanyang asawa noon na mahal niya. Sinabi niya kay Beth na itatakas niya ito pero tila hindi naniniwala si Beth sa oras na iyon, sinabi ni Stuart na may gusto siya ipagawa bago siya makatakas doon at sabing magtiwala lang sa kanya. Itong si Tyler ay hawak na ang kanyang biktima na si Whitney, sobrang excited nito sa kanyang pagpapahirap at ginamit niya ang chainsaw sa una niyang gagawin, tinanggalan ni Stuart si Beth sa pagkakatali pero tila parang hindi ito ang gusto niya, nasira ni Tyler ang kagandahang mukha ni Whitney nun dahil ganun ang gusto niya pero tila nagbago ang isip niya sa mga nangyayar at ayaw niya nang ipagpatuloy ito, nakatunog na ang mga guard na nanonood sa TV at pinuntahan ang mga ito. Sinubukan ng umalis ni Tyler dahil di niya na nasisikmura ito ngunit against the rules daw ito sabi ng mga guard at kailangan niya tapusin ito ngunit siya na lang ang tinapos ng mga ito sa pagpapulapa ng mga mababangges na aso sa kanya na kinasawi nito. Kinatok nila si Stuart upang ialok ang biktima na si Whitney na tapusin din ito dahil hindi itinuloy ng kanyang kaibigan ang pagtapos nito kaya pwede siyang matulog kay Tyler kung lumabag sila sa kanilang rules. Bumalik si Stuart kay Beth at nakatali muli ito dahil parang may gusto siyang gawing kakaiba kay Beth na gusto niyang gawin sa dati niyang asawa.
Kinausap niya si Beth na kung susunod siya sa kanyang pantasya na maging tulad ng kanyang asawa ay hindi niya ito pahihirapan at tatapusin. Pumayag naman si Beth para lang matanggal siya sa pagkakatali. Habang nakapatong ito sa kanya ay sinipan niya ito at kumuha ng bakal upang ihampas ito sa kanya. Nakita ng mga guard ang CCTV kaya agad na pumarito ang mga ito para pigilan si Beth sa pagpaslang ng kliyente nila. Ayaw ibigay ni Stuart ang code ng pinto para monlock ito kaya sinira niya ang pandinig nito habang papalapit naman ang mga guard dun dala-dala ang mga mababangges nilang aso. Tinakot ni Beth ang mga ito na kung di siya papatakasin at tatapusin niya itong kliyente nilang si Stuart. Sinabi ni Sasha na pwede niyang tapusin yung kliyente nila dahil maraming bagay ang ginawa nitong masama. Pinutulan ni Beth ito ng Maislan sa parte at sumali siya sa grupo ng mga elite upang maging tulad din nila. Ikinatuwa ito ni Sasha at asawa nito dahil may bago silang miyembro. Dito makikita niyo na hinahabol ng kabataan si Axel sa kagubatan na iyon, ngunit lumabas itong si Beth upang tapusin siya sa pagiging traidor niya. Dito na mag-e-end movie recap na ito. Salamat mga Kapantem.